KBP Golden Dog Blues, best radio magazine program, Radio King Dog. Pinumpisahan po namin ang pag-uusap tungkol sa CPR para kwentuhan lang po ito. Sinuggest ko po sa Philippine Heart Association na siguro dapat ituro natin ito sa lahat. At doon na nga po nag-umpisa, kanila pong isinulong ang isang bill para ang CPR ay ituro na po sa lahat ng mga bata sa mga eskwelahan. Ang radio clinic na po ay hindi lamang po nagtuturo sa kalusugan, kundi ang aming pong hangarin ay ma-empower po ang lahat tungkol sa kanilang kalusugan. Maraming salamat din sa DWICA-K2AM sa pagtitiwala po sa akin na hawakan ito sa loob ng 20 taon. Maraming maraming salamat. Narito na ang programang maghahatid sa atin ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang karamdaman. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang hindi ka malilihis dahil ang maglilinaw sa atin ay mga piling medical specialist. Radyo Klinika sa DWIZ. Programang bukas para sa lahat, lalo na sa mga taong may problemang pangkalusugan na naghahanap ng kaliwanagan. At ngayon, narito na ang programang Radyo Klinika. Alam nyo, masarap po pala talaga umipo ng gintong ibon kapag sa iyo na talaga. For so many years po, nakikihimas lang ako sa DWIZ every time mag-uwi ang aming istasyon ng Golden Dog. But now, thank you so much po. Maraming salamat din sa KBP. Dahil sa inyo, walang maliit o malaking broadcaster. Lahat ay pantay-pantay. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Ngayong gabi ang pag-usapan po natin ay tungkol sa tigdas o measles kasi ngayon pong panahon na ito kahit hindi pa summer, no? Summer months, ito na, nagsisilabasan na po ang mga viruses. So hindi lang po COVID ang problema natin ngayon, pati po ang iba pang mga viruses katulad po ng measles o tigdas. Nako, yung mga bata po ay dapat na nababakunahan talaga para po magkaroon ng protection against the infection of measles o tigdas. Bakit po ba nagkakaroon ng measles? Saan po ba nanggagaling itong mga measles na ito na nakakainis? Ay nako, mga kaibigan, ang measles po ay tinatawag po na rubella. Ang measles ay maaaring maging seryoso at even fatal for small children. Teka sandali, mukhang hindi bagay yung ating background music. Hindi happy to eh. Hindi happy tong pinag-uusapan natin eh. Sandali lang ha. Okay, ayan. So, ayan, pag-usapan po natin tungkol nga po sa measles o itong rubella. Ang measles po ay maaaring maging seryoso at maaaring makamatay para po sa mga maliliit na bata. Bagaman ang death rates po ay bumabagsak naman worldwide dahil mas maraming bata na po ang nakaka-receive ng measles vaccine. Ito pong disease na ito ay maaari pa rin makamatay ng more than 100,000 people a year, mostly under the age of 5. Ito po ay ayon sa article po ng Mayo Clinic. Bilang resulta po ng high vaccination rates in general, hindi po ito naging masyado ng kalat, no? Sa mga maraming bansa, no? Kahit dito po sa atin. Kaya lang, ngayon po na ang mga bata nasa bahay lamang, tapos mga nanay, tatay natatakot na ilabas yung kanilang mga anak para pabakunahan, yan nga po ang fear ng ating pamahalaan ng Department of Health na kung hindi po natin pababakunahan ang ating mga anak, ay baka dumami po ang magkaroon ng tigdas at sabi nga po, napakadelikado po nito para sa mga batang super bata pa lamang at magkakaroon nga po ng tigdas. Ano po ba mga senyales ng tigdas?
lagnat, dry cough, runny nose, o yung ang sipon ay tumutulo, ang sore throat, at saka yung pong mga mata ng mga bata ay namumula para siya may conjunctivitis. Nagkakaroon din siya ng mga maliliit na white spot at bluish white centers doon sa on a red background na natatagpuan po doon sa loob ng mga bibig po ng mayroong measles, no? So ang tigdas po ay parang tagyawat na maliliit ang itsura po niya, kaya lamang eh meron pong yung mismong loob po ng bibig din ay nagkakaroon din siya ng tiny white spots with bluish white centers daw at may red background na nasa loob po ng mga bibig ng mga pasyente. Nasa inner lining daw po ng cheek. So nandoon sa loob ng bibig, no? At nagkakaroon po ng skin rashes na mga malalaki, medyo malalaki na flat na blotches na oftentimes ay papatong-patong pangaraw po itong mga blotch-blotch na ito. So, ang infection at incubation niya ay mga 10 to 14 days. Doon sa unang 10 to 14 days after you've been infected, doon ang incubation period ng measles. Wala ka pang signs or symptoms ng measles sa panahon na ito. Meron pong nagsisimula lang po sa mild to moderate fever na kadalasan po ay may kasama pong pag-ubo, pagtulo ng sipon, pamumula nga po ng mga mata at pagkakaroon ng sore throat. Ito pong mild illness na ito ay maaari daw po magtagal na mga 2 or 3 days. Kapag acute na yung illness at rash, yung rash po naglalabasan na, no? Ito nga po yung mga maliliit na mga spots na kulay red na yung iba po ay nakaumbok pa. Ang mga spots at bumps na ito ay nagkukumpul-kumpul yan at nagbibigay po sa ating skin o sa skin ng mga bata ng mapula na appearance, no? Ang una raw pong kinakapitan ng measles ay itong mga mukha. Ang chickenpox, ang unang kinakapitan niya itong dibdib hanggang dito sa may braso o sa may balikat hanggang likuran. Pero ang tigdas po, ang unang tinatamaan daw po ay ang mga mukha. Over the next few days, ang rash ay pababa na. Siya ay kumakalat na pababa sa braso hanggang doon sa trunk o doon sa dibdib ng pasyente hanggang doon sa kanyang mga hita, pati sa kanyang mga binti at saka sa paa. At the same time, dito na po tumataas ang fever bigla, no? Often as high daw po as 40 to 41 degrees centigrade. Ganun ka tindi. Ang measles rash po ay gradually nagre-recede na. Humuhupa na siya, fading first, na wawala siya una dito sa mukha hanggang sa yung pinakahuling kinapitan niya, yung ating yung binti at saka po paa ng mga bata. Kailan po siya nakakahawa? Ang isa pong tao may tigdas ay maaaring makakalat ng kanyang virus to others for about 8 days, starting 4 days before the rash appears. Bago pa lang daw po kumalat o bago pa lang lumabas si tigdas, naku, nakakahawa na pala yung pasyente. So, nag-e-end daw po yan kapag ang rash ay mga 4 na araw nang nasa katawan po ng pasyente. So, after that, medyo hindi na siya nakakahawa. Ngayon, kailan po tayo magpapatingin sa doktor? Mabuti pa eh. Ngayon, magtanong na tayo kay Dr. Ato Basco, isa pong napakagaling na pediatrician, kung ano po ba ang tigdas. Meron daw kasing tigdas na totoo at meron tigdas na peke. Yun yung tinatawag na tigdas hangin. Ano ba yun, Dr. Ato Basco? Pero ang tanong, kailangang malaman ng mga kaibigan natin, ng mga pabilibers, ano ba yung kaibahan ng tigdas na totoo tsaka yung tigdas hangin na pwedeng sumabay dito. Oo nga. Hindi, tsaka ang isa pang katanungan, Doc, bakit wala namang pasok ngayon, hindi naman sila magkakasama yung mga bata, pero nagkakaroon pa rin sila ng tigdas. Tama ka dyan. Oo. Oo. Karanipan po, meron po tayong tinatawag na healthy carrier. Mm-hmm. Ang iba kasi ang tawag nila, asymptomatic. Mm-hmm. Yun bang meron kang virus sa iyong katawan,
pero wala kang sintomas. Meron po kasi tayong tinatawag na healthy carrier. Ang ibig sabihin, nasa loob yung virus, yung mikrobyo, specifically sa daanan mo ng hangin, sa ilong, sa ngalangala, at sa lalamunan. At dahil ikaw ay healthy, hindi ka nagkakasakit. Pero dala-dala mo siya doon sa iyong respiratory passage or sa airway passage. At karaniwan, ang mga merong ganito, yung merong mga virus na kagaya ng measles ay yung mga adolescents, teenager, pati mga adults. So kagaya ng sinabi mo, Maru, paano nila at saan nila ito nakuha gayong hindi naman sila lumalabas? Yes. Well, ito yung malaking challenge sa atin sa pagtitrace ng mga cases. Dahil kadalasan, ang mga adults na nakikisalamuha sa iba ay nagdadala ng virus, dala nga ng ating na ring kapabayaan or complacency at yung ating kagustuhan na makipag-communicate sa ibang mga tao. So yan ang unang-una tinitingnan natin. Baka yung mga adult na pumapasok sa office o kaya may human interaction, sila yung nagtatransfer at nagdadala ng virus sa loob ng kanilang katawan, specifically sa airway natin. Kaya pagdating ng ating mga magulang, ng mga adult sa tagtatrabaho, eh alam mo naman, maingat at malinis tayo sa ating pangangatawan. Kaya kapag ka ang virus na ito, kagaya ng sa measles, ay pumasok sa ngalangala, wala tayong paraan para tanggalin ito, Maru. No? Kaya ang ating gustong gawin niya, pagka sinabi natin na total cleansing o hygiene, kasama po dito ang pagmumumog, Maru. Kasi naalala mo, laging binabanggit nila, maligo pagkagaling sa labas, itabi yung mga damit, palabhan ka agad, ano? Tapos mag-shampoo, etc. Pero ang madalas na nakakalimutan, yung respiratory tract. Kaya very important po. At kapag ka nakakapit na yan, Maru, sa ngalangala, mahirap na itong tanggalin. Oo. So yan ang isa sa mga dahilan o paraan kung paano nakakarating ang measles virus mula sa labas, mula sa ibang tao na wala namang sakit, na nakakarating sa bata na pwedeng makompromiso ang kanyang kalusugan. Ako, ano yung kaibahan nga nung tigdas tsaka tigdas hangin, Dok? Okay, sige, para maliwanag sa kanila, no, sa ating mga televiewers, ano, karaniwan po, ang tigdas hangin ay mas bata ang kanilang affected. Karaniwan niya ay edad na 4 na buwan hanggang mag-6 na taon ang gulang. Ano po? So para mas madaling matandaan, 6 na buwan hanggang 6 na taon, oo, mas common po ang sakit na kung tawagin ay tigdas hangin. Okay. Pagka more than 6 years old ang bata at nag-aaral na sa eskwela, o yung tawagin nating elementary na, ang ating mga anak, no, yan ang mas may potential na magkaroon ng tigdas na totoo. So paano nagkaiba bukod sa edad ang mga sintomas nito? Una, yung tigdas hangin o peke na tigdas, magkakaroon po ng lagnat ang bata. Okay. Yun ang una, magkakalagnat ang bata. At ang itsura ng bata ay medyo malusog. Masiyahin siya, no? Naglalaro, kumakain, lagnat lamang ang kanyang sintomas. At ang lagnat ng tigdas hangin, usually, Maru, ay tumatagal ng 3 hanggang 4 na araw. Okay. Oh, ang kaibahan naman ngayon dun sa tigdas na totoo. Ang tigdas na totoo, nangyayari sa mga bata na school age na, 7 years old pataas hanggang mag-high school yung mga yan. At kapag ang bata na may totoong tigdas ay nilagnat, kasabay ng lagnat, pangit yung estado ng bata. Ano ibig sabihin ng pangit, mga kabelievers? Ito yung bata na masakit ang katawan, parang may trangkaso, inuubo, sinisipon, at kadalasan mapula yung mata, parang may sore eyes. Kaya dyan pa lamang, Maru, madidistinguish na ng mga kabelievers natin kung tigdas na totoo, may lagnat yung bata at pangit yung bata dahil nga may parang may sore eyes, sinisipon, inuubo at masakit ang katawan. Bagkus yun namang tigdas hangin, yung peke na tigdas, ang bata may lagnat pero masiyahin, naglalaro at mukhang masigla. Oo. So yan ang distinguishing factors. Pero pareho ano ba sila na merong yung parang mga spots? Yung mga rashes? So, oh. Mga rashes, tama ka dyan, Maru. Now, para po sa definite na pagkakaiba nito,
ang tigdas hangin po, 3 hanggang 4 na araw lamang ang lagnat. At pag natapos ang lagnat, mga ka-believers, saka lamang lumalabas yung rashes. Ito. So, yan ang malaking difference. Pag tigdas hangin, pagkatapos ng lagnat, saka lumalabas yung rashes. At ang rashes na to, kamukhang kamuka ng rashes ng totoong tigdas. Pero, ang malaking kaibahan nila, Maru, ang batang may totoong tigdas, sabay na lumalabas ang lagnat at ang rashes. At nagsisimula ang rashes ng totoong tigdas sa hairline, dito sa may area ng ulo, pababa, no po, pababa hanggang makarating sa kanyang paa. Kaya naman, ang totoong tigdas, ang duration ng lagnat ay hindi patatapos hanggat hindi puno ng rashes ang buong katawan ng bata. So yan, Maru, ang pinakamalaking difference ng tigdas hangin na nangyayari sa mga bata na less than 6 years old at tigdas na totoo na nangyayari sa mga bata na nag-aaral na or school age na. Pero pag nabakunahan ka na, hindi ka na magkakatigdas. O tama ka dyan, Maru. Yan, tama ka dyan. Ang tigdas hangin po ay hindi binabakunahan dahil wala pong bakuna para dito, yung tigdas hangin. Ang tigdas na totoo, kailangan pong mabakunahan ang inyong anak ng 3 beses bago siya mag 5 years old. Ang unang bakuna niya, binibigay less than 1 year old, between the age of 6 months and 9 months. Yun yung unang bakuna para sa tigdas. At yung susunod na 2, pagka siya ay 15 months old na hanggang 20 months old. So in effect, Maru, dapat ang ating mga anak makatatlong bakuna ng tigdas bago siya mag 2 years old. Ayan. Ayun. Pero binibigyan natin. Oo, Doc, thank you so much. Si Dr. Ato Basco po yan. Isang napakagaling po na pediatrician at meron po siyang page, no, na maaari niyo pong puntahan at doon kayo maaari rin pong makahingi sa kanya ng payo at magpakonsulta. Ito po, your friendly pediatrician online, si Dr. Ato Basco. Nakasama rin po na natin sa Kalusugang Kakabilib every Sunday, alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. So, ang tigdas po, hindi natin dapat yan na ginagawang biro-biro, mga kaibigan, kasi anytime pwede magkaroon po ang mga bata, lalo na yung mga hindi po nabakunahan. Meron pong libreng bakuna ngayong February. Pwede nyo po dalhin po sa health center ang inyong mga anak. Huwag po kayo matakot. Kailangan lang, syempre, naka-face mask din ang inyong mga anak at gayon din basta't meron po mga health protection o health protocols na susundin para makapagpabakuna po ang inyong mga anak at sandali lang naman sila doon sa health center. Meron din po mga pediatrician na mga private na pumapayag na sila po yung pupunta sa inyo or yung pwede kayong mag-drive-through ng pagbabakuna doon sa kanilang bahay o kaya doon sa kanilang clinic. Ang measles po ay very contagious o nakakahawang sakit na gawa po nitong virus na nag-replicate na parang COVID din, no? Nagsisimula po dun sa ilong at pagkatapos dito rin sa throat o sa lalamunan ng isang infected na bata o maging ng matanda na pwede po magkatigdas din, no? Tapos kapag ang isa pong may measles ay umubo, nagaching o kaya nagsalita lang, no? Yung infected droplets po niya ay nagsispray doon sa ere at maaari pong ma-inhale o masinghot ng mga taong nasa paligid. At yun, pag mababa ang immune system, naku, talagang tatamaan po sila ng tigdas na dinala nito isang infected person. Actually, yung infected droplets daw na yan, kahit daw tumama pa sa isang surface o na ano na, no, bumaksak na sa lupa o kaya pumunta sa pintuan o kaya kung saan man, aktibo at contagious daw yan. Nakakahawa pa rin for several hours. So, para rin COVID, di ba? So, nandiyan lang daw po, nasa paligid lang yan. At kapag na-touch mo o nahawakan mo yung virus, ay, tapos nilagay mo yung finger na ipinanghawak o yung kamay mo sa iyong bibig, sa iyong ilong,
Pagkatapos eh, nagkusot ka rin ang mata mo. Naku, ayan na, doon na papasok yung virus po ng tigdas. About 90% ng susceptible na tao na na-expose sa isang taong may virus ay maaari pong magkaroon ng infeksyon. So, bakuna ang panlaban po dito sa tigdas. So, kung hindi po kayo nabakunahan, hindi kayo naka-receive ng bakuna para sa tigdas ng bata kayo, ay kailangan daw po kahit matanda na kayo eh, maghabol po kayo para sa protection against tigdas. Kung nagta-travel kayo internationally, lalo na sa kapag napunta kayo sa mga developing countries na very common daw po ang tigdas, naku, mas mataas po ang tsansa na makuha nyo po ang sakit. Kapag din kulang daw po sa vitamin A, ay, yan din ay mga malamang daw po na magkaroon ng tigdas o makakuha ng tigdas, tapos mas matindi raw po yung simptomas at saka komplikasyon na nangyayari sa isang taong hindi sapat ang vitamin A sa kanya pong diet. Ano po ang mga komplikasyon ng tigdas? Maaari po magkaroon ng ear infection, yung pong mga nagkakaroon ng luka. Maaari po magkaroon ng bronchitis, laryngitis, at maaari din kung magka-sore throat po kayo, may inflame yung inyong voice box, so magiging malat po. Maaari rin po magkaroon ng pneumonia. Isang common complication po ito ng measles. Encephalitis, about 1 in 1,000 people po na may measles ay maaari mag-develop ng komplikasyon na tinatawag na encephalitis o yung pamamaga. Ang pregnancy problems din, kung kayo'y buntis tapos doon po kayo nagkaroon ng tigdas, naku, baka po ang inyo pong anak ay mailabas nyo po ng mas maaga o kaya mababa yung kanyang birth weight at saka maaari din pong mamatay ang nanay. So, paano ang prevention? Bakuna raw po talaga. Ang mga bata po na nasa edad 12 hanggang 15 months ay kailangan mabigyan daw po ng first dose ng measles vaccine. Tapos yung second dose ay typically binibigay daw po between the ages of 4 and 6 years. At kung kayo ay magta-travel abroad, kapag ang inyong anak ay nasa 6 to 11 months old na, kailangan magtanong na po kayo sa pediatrician niya kung kailangan na ba siyang maagang bigyan po ng measles vaccine. Kung ang inyong anak na bata na, no, medyo matanda na ng konti, teenager, ay hindi po nakakuha ng dalawang doses doon sa rekomendasyon na panahon kung kailan dapat nakakuha po sila ng bakuna laban sa tignas, ay kailangan po na mabigyan siya uli ng dalawang doses po ng vaccine 4 weeks apart. Lalo na kung siya po ay magta-travel, no? So, ano po ba, kung kayo naman, na mga hindi po nabigyan at medyo nakaedad na, no? Eh, kailangan daw po maihabol pa rin ang pagbibigay po sa inyo ng bakuna laban sa tigdas. At kapag nagkaroon ng impeksyon, mag-isolate muna. Hihiwalay muna kayo sa mga kasama niyo po sa bahay para hindi po kayo makahawa. At kapag sisinga o kaya ang kakatsing, uubo, kailangan nakatakip talaga kung maaari mag-mask, no? Para hindi po maging spread ang inyong measles virus. Okay? Maraming salamat kay Dr. Ato Basco sa ibinigay po niyang impormasyon tungkol sa tigdas. At mag-ingat po tayo, mga kaibigan. Magbabalik po ang Radyo Klinika makalipas lamang ang ilang paalala. Radyo Klinika sa DWIZ. Ang sakit sa puso ang pangunahin pa rin sa mga sanhinang ikinamamatay ng mga Pilipino. Ayon nga po sa isang data na i-share po ng Stanford, lumalabas na dito po sa atin sa Pilipinas, 20% ang nasasawi dahil po sa pagkakaroon ng sakit sa puso, pagkakaroon ng heart attack. 35% po ang premature deaths na nakaka-apekto po sa isa sa 6 na Pilipino at isa sa 3 Filipino-Americans kumpara sa isa sa 3 non-Hispanic white Americans. Among the Filipino-Americans, ang cardiovascular disease death rate ay nasa 396.3 per 100,000 compared to a rate of 192.7 among the general American population. So kahit dito po sa Amerika, yan ang ikinamamatay ng karamihan po sa ating mga kababayan dito, ang atake sa puso. Saan po ba nagsisimula ang pagkakaroon ng problema sa puso
bakit po ba nasisira ang ating puso? Narito po si Dr. Elmer Jasper Llanes para ipaliwanag sa atin ang pinagmumulan po ng sakit sa puso. At mamaya naman, makasama natin si Dr. Ryan Buendia para dagdagan pa niya ang paliwanag tungkol po sa sakit sa puso. At ilang mga cardiologist din po ang magbibigay ng kanilang mga sarili-sariling mga opinyon at mga payo para maalagaan po ang ating puso. Narito po sila. So it starts with uncontrolled risk factors, namely your hypertension, high blood sugar, dyslipidemia or what we call high total cholesterol, obesity and smoking, which destroys the endothelium leading to endothelial dysfunction. And this causes vascular damage leading to micro or macrovascular complications as listed here. And once this process evolves and progresses, it could lead to sudden death or cardio or cerebrovascular death. And in this data from the CBD Global Burden of Cardiovascular Disease published last year, that deaths from cardiovascular disease continues to rise from 1990 to 2019. And in 2019 alone, it reached nearly 10 million, more males than females. And this is attributed to due to ischemic heart disease and stroke, as you would see here, in the various continents all over the world. And in the country, we also see this epidemiologic transition from a shift from communicable diseases to non-communicable diseases, wherein mortality was more seen now in involving diseases of the heart. And this is attributable to, as I've shown you earlier, these modifiable risk factors. And you would see in this top five of the list that these are modifiable risk factors such as high systolic blood pressure, dietary risk, high LDL cholesterol, air pollution, and a high body mass index, which could be still modified. And in our country, we have our own data for these modifiable risk factors. So this is data from the National Nutrition and Health Survey, which started in 1993. And it's a countrywide survey which happens every 5 years. And you would see that in this diagram that hypertension and diabetes mellitus remains to be common and is quite stable in terms of the numbers. However, the other risk factors such as dyslipidemia exhibited in these four pictures, that there is a steady increase of this risk factor, as well as smoking and obesity. So we are not that different from other countries around the world. And we need to prevent cardiovascular disease from happening. And we have different strategies to do that, depending on where this patient is at the continuum. And for the first part, what we call primary prevention, which involves patients without target organ damage yet, it refers to preventing the onset of disease through advocating healthy lifestyle by diet and exercise and giving medications for those at high risk. And for those at the middle spectrum of the continuum, secondary prevention is needed, which focuses on the impact of the disease by early diagnosis through blood tests or imaging so that there would be no critical or permanent damage that may happen later on in the future. This, our patients are advised healthy lifestyle and medications. And in the last part, the continuum, once long-term effects sets in, we could give tertiary prevention, which is done by helping the patients to manage pain, improve quality of life,
and increased life expectancy. So, sakit sa puso. Ano po ang mga kadahilanan ng peligro sa sakit sa puso at ano ang mga maaari mong gagawin? Kabilang po sa mga kadahilanan ay ang alta presyon. Ang mataas na presyon ng dugo o alta presyon ay tinatawag na tahimik na maaari makamatay po sa tao. Sapagkat madalas po, wala itong mga simptomas. Ngunit maaari ito magsanhi ng napaka-seryosong karamdaman tulad nga po ng sakit sa puso. Kaya hindi pa po mataas ang presyon ng dugo, kailangan nagpapacheck na po tayo, no? Para malaman po natin kung nagkakaroon ba ng pagbabago sa blood pressure po natin. Kapag mataas ang presyon naman ng dugo, ay nagtatrabaho po kasi ng husto ang ating puso. Kaya ang dapat nating gawin, kasi dahil nagtatrabaho siya ng husto, no, tumataas yung presyon, mas lalong lumalakas yung pagpintig nitong ating puso. Kung hindi po ito magagamot, maaaring humantong po ito sa stroke o ang mataas na presyon ng dugo, o kaya pwede po kayong atakihin sa puso. Ano ba po ang mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso? Cholesterol. At yun pa, may mataas ka pang presyon, no? Ang ating pong cholesterol ay may tinatawag na LDL o low density lipoprotein at meron ding HDL o high density lipoprotein. Ang LDL po ay kilala bilang isang masamang cholesterol o bad cholesterol. Ang labis po na LDL cholesterol ay maaaring makabara sa ating mga ugat na nagpapataas din po ng peligro ng sakit sa puso at gayon din ng stroke. Ang HDL naman o high density lipoprotein ay mabuting cholesterol o good cholesterol. Kaya lamang yung iba po ang baba ng kanilang HDL. Kahit na ito po ay naturally pinoproduce po ng ating katawan, eh kaso kapag hindi po tayo kumakain masyado ng mga gulay, ng prutas, isda, kung puro karne po tayo, eh bababa po yung ating HDL, matatalo ni LDL. At yung LDL natin o low density lipoprotein o bad cholesterol, pag tumaas, yun nga po, pwedeng maging dahilan po yan ng sakit sa puso. So dapat daw po ang ating pong kabuuang cholesterol sa dugo, milligrams per DL, ang tama lamang po ay yung mas mababa dapat sa 200. Ang mataas na hangganan po ay 200 to 239. Ang mataas talaga ay 240 yung mas mataas pa. Suriin ang bilang ng inyong LDL cholesterol, milligrams per liter, deciliter. Ang kanais-nais po ay mas mababa dapat sa 100 po ang inyong LDL o yung bad cholesterol. Ang mataas po ay yung nasa 130 to 159 na. Mataas talaga pag 160 and over. So, dapat po ay nagpapacheck up din po tayo ng ating dugo. Doon po nakikita yung pong ating blood cholesterol levels. Ang ilan pa po ay yung labis sa timbang, sobrang katabaan. Gayun din, kung may diabetes po, mas kandidato po tayo sa sakit sa puso. Yung mga may pre-diabetes pa lang na condition, ibig sabihin nasa borderline na kayo ng pagiging diabetic, dapat kinokontrol na po natin ang ating blood sugar para hindi na po humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang iba pa pong kadahilanan, hindi po kayo active. Ayaw nyo magkikilos. Gusto nyo lagi nakaupo, nakahiga. At hindi po tayo nag-e-ehersisyo. Ang paninigarilyo, malaki rin po ang kinalaman nito sa sakit sa puso. At ito idadagdag pa ni Dr. Ryan Buendia na kadahilanan po ng sakit sa puso ang ating aalamin. Bakit kahit na napaka-advanced na ng ating technology, ay meron pa rin pong may sakit sa puso at inaatake sa puso. Narito po si Dr. Ryan Buendia, isa pong interventional cardiologist, isang adult cardiologist ng St. Luke's at isa rin pong miyembro ng Philippine Heart Association. Bakit nga ba, Dr. Ryan, sa kabila ng ating advancement sa teknolohiya, ay marami pa rin na may sakit sa puso at inaatake sa puso? Dr. Ryan? Basically, it's more of yung dieta kasi ng Pilipino ngayon, lalo na yung mga mas bata, is napapunta na tayo sa Western diet, ano? Yung mga fast food, mga prito, no? Tapos mataas yung sodium content because of the food preservatives. At the same time, hindi lang yun, yung
pag makikita niyo yung mga bata ngayon, yung mga high school, mga elementary, more of iPad, no, mga computer, saka yung anything that is parang sedentary na tinatawag. Ibig sabihin, hindi na gumagalaw kasi. Yes, so, so mas masisigla or mas magagalaw yung mga bata nung araw. At the same time, syempre, understandable yan sa mga developed countries na pag marami nang gumaganda yung ekonomiya, mas stressed yung mga tao. So stress is also a big factor sa pag-develop ng coronary artery disease. And sad to say, medyo hindi updated or napag-iiwanan tayo in terms of prioritizing coronary artery disease kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Kaya aside from sa Philippine Heart Association, member din ako ng yung Philippine Society of Cardiac Catheterization and Interventions. So ang drive namin for this year ngayon is mabigyan ng karampatang pagtutok sa pag-educate sa mga tao in terms of recognition kung ano ba talaga ang coronary artery disease para alam nung pasyente or alam nung tao na nakakaramdam ng mga sintomas na ito na hindi lang pala parang ulcer ito or kung anumang minor na sakit, yun pala heart attack na. So, pero Doc, talaga bang pagkain ang usually na culprit ng heart disease? Yung mga kinakain natin? Hindi lang sa pagkain. Basically, sa pagkain, being sedentary is one. Yung masyadong, hindi na masyado nag-exercise. Pangalawa is genetics. Pangatlo is pag yung age is yung genetics and age, yan yung mga tinatawag nating non-modifiable factors. Ang mamamodify natin yung lifestyle at yung pagkain. So yung factors na yan, when it comes to play na ganyan, eh naiipon yan, nagiging mas prone yung isang tao na mag-develop later on ng mga bara sa ugat lang sa puso, hindi lang sa puso, yung iba nag-stroke, yung iba nagkaka-kidney problem. Pare-parehong mechanism yan, no? Yung naiipon yung cholesterol sa calcium deposits around the arteries ng katawan. When you say calcium deposits, so may kinalaman ba dyan na sobrang pag-inom ng milk? Kasi sabi nila yan ang number one source of calcium. Hindi. Yung calcium kasi na ini-intake natin is more of parang ibinabank natin yan sa bone, sa bone density, no? Itong calcium na nade-develop around the arteries ng katawan, ng vascular system natin, it's because of yung inflammatory saka yung mataas yung cholesterol. There's a certain parang inflamed lagi yung ugat na later on tumitigas saka nagka-calcify na tinatawag. Kaya sinabing calcium. Tapos tayo nag-create na. Yes, naiipon yan around doon sa kung saan nasa yung artery natin. At the same time, malaking bagay din dyan kung diabetic or hypertensive yung certain individual. Idadagdag mo pa yung edad saka yung sedentary pa. So nagpatong-patong na yung problema. Ito yung end result na lumilitaw. Tapos ano yan, lumalaki over the years doon sa loob. Oo, ibig sabihin yung calcium saka yung tawag namin atherosclerosis, it's a accumulation ng cholesterol. Sumisikip yung parang pinaka-diameter ng artery. Hanggang sa parang unti-unti mo na sinasakal yung muscle ng puso na nawawala ng oxygen, yun yung nagkakos ng parang chest pain. Yung parang bumibigat yung dibdib na sinasabi. Nakikita ba yan yung calcium, yung deposits na yan through whatever instruments we have? Pinaka-common, which is non-invasive, is yung CT angio. CT scan siya, naglalagay ng tinta or dye, makikita yung heart. Pero ang pinaka-accurate pa rin, or tawag namin yung Supreme Court in terms of diagnosing kung merong coronary artery disease, is yung coronary angiogram. No? So ang ginagawa natin dito is, 5 years ago, sa singit tumutusok isang artery na malaki, pero sa hospital namin, 80% of the time doon nasa kanang yung radial artery na tinatawag sa wrist area. Mas maliliit na kasi yung mga devices natin, so mas safe na ngayon than a few years before. No? So ang angiogram parang merong dye na
na ini-inject sa ugat ng puso. Tapos merong parang real-time na x-ray, yung fluoroscopy. Para kang may baby na tinitingnan din. Oo, pero x-ray, no? Parang may robot na camera na nasa harap ng pasyente. Iba-ibang angulo yan. Nagpipicture taking kami. At ikita namin kung may bara ba or wala. At the same time, ang significant na bara sa ugat ng puso is usually it's determined as more than 70% stenosis or pagbabara. So pag less than 70%, gamot lang. Pag more than 70%, dun na pinag-uusapan kung kaya ng stent or kaya ng angioplasty na tinatawag or worst case scenario bypass. So marami dito ay masasabi nating mga lifestyle risk factors eh, no? Ito yung mga kulang din sa exercise nga, no, na nagiging dahilan na pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases sa ating mga kababayan. Ito ay marahil na nababaliwala or talagang minsan eh, kaya mahirap pigilan ng ating mga kababayan dahil sa piling disiplina na rin, no? Mahirap pigilan sa pagkain, no? Dahil nga naman, napakasarap kumain, no? Sino pa namang tatanggi sa mga masasarap na pagkain? And of course, sa buhay natin ngayon, napakabilis po. Napakabilis ng takbo ng oras. Kaya gusto po natin lahat madalian. So, diyan po nagkakaroon ng mga sitwasyon na kahit na ano ang mga napakaraming advice ng ating mga doctors, ng ating mga expert para mapigilan ang pagkakaroon ng cardiovascular disease. Ito po ay isang laban na kailangan po natin pagtulong-tulungan. Siguro, Walid, ang unang-una nating malaman sa isang konteksto na lahat ng risk factors ay modifiable. Ibig sabihin, pag modifiable, pwede mong mabago. Okay. So, bago makarating sa isang disease like hypertension, dapat kailangan malaman ng mga tao lahat ng mga risk factors na yon. So, sa hypertension, pareho yan sa lahat ng cardiovascular disease. Yun yung smoking, obesity or overweight. Tapos, sa hypertension, ang pinaka maraming pagsusuri is salt, yung asin, basically. Tapos, pag hindi nag-exercise, tapos kumakain na masyado matataba. Tapos, ang family history, yun yung non-modifiable. Pero ito yung mga modifiable risk factors. So, ang second tanong mo, paano malalaman ng isang tao kung may high blood siya? So, dapat kailangan siyang kumuha ng blood pressure. So, basically, yung blood pressure, pag more than or equal to 140 over 90 on two separate occasions, panay-panay, considered na siyang high blood. So, pag high blood na siya, ang cornerstone ng treatment natin is lifestyle modification. So, babalik tayo dun sa risk factors. Kung meron siyang mga risk factors na yon, kailangan bawasan niya or i-modify niya. Tapos pag hindi kaya ng lifestyle modification, depende sa level ng blood pressure, magsa-start tayo kaagad ng gamot. Okay. So pagka pinag-uusapan naman natin ang dyslipidemia, ito yung pagtaas ng cholesterol. So marami na sa atin ngayon na nagpapalipid profile. So ito yung blood test na kinukuha na natin para makita natin kung anong component sa cholesterol natin ang mataas. Tandaan natin na ang lipid profile, tatlong component po yan. Ang unang component sa lipid profile ang tinatawag nating good cholesterol or HDL cholesterol. Ito pong good cholesterol, gusto po natin yan. Nakukuha po natin yan sa mga matatabang isda, taba ng tiyan ng bangus, salmon, nuts. Ito po, gustong-gusto natin dahil pag mataas ang good cholesterol natin, nakita po sa mga clinical trials na pinoprotektahan tayo sa pagkaroon ng heart attack o stroke. Ang ikalawang component po ng lipid profile, ito po tinatawag nating triglycerides. Ito pong triglycerides na to, ito po yung taba na nakukuha natin sa mga asukal, puting kanin, puting pasta, puting patatas, at puting tinapay. Pagka po marami tayong kinakain na asukal, gaya ng dessert,
yung mga sugary beverages na pag-uusapan pa natin, yan po builds to insulin resistance o yung tinatawag nating pwede po tayong maging diabetic long term. Yan po yung ikalawang component ng lipid profile, triglycerides. Ayaw po nating mataas yan. Yung ikatlong component ng lipid profile, ito po yung tinatawag nating LDL o bad cholesterol. So tandaan po natin siya na lechon de leche. So yan po, bad cholesterol, yan po yung ayaw natin kasi yan yung pagkinain natin maaring mag-deposit sa ating mga arteries at magbara over time na sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng heart attack o nag-stroke, pagkabaradong-barado na yung mga ugat natin sa LDL o bad cholesterol. At ito po, nakukuha natin sa mga baboy, baka, animal fat, at saka sa mga processed fried foods. Ang diabetes ay hindi sakit sa blood sugar. Okay. Ang diabetes ay sakit sa puso. Kasi 5 sa 100, no, is, o 1 sa 20 pasyente na may diabetes, ay nagkakaroon ng stroke o heart attack. Kaya nga tayo nag-uusap ng ganito. Kasi gusto natin, we want everyone to change their mind. So, ang ginagawa natin, talaga kaunti nga yung mga healthcare workers as compared to the masses of Filipino people at risk for heart disease. Parang ginagawa natin dito is green beret, yung tuturo natin kaunti, then pasa na lang. So, gusto natin sabihin na dalawang pamamaraan kung paano sinisira ng diabetes ng ating puso. Yung una, yung tinatawag natin advanced glycation end products, yung produkto ng asukal, pag siya is kinuha na ng mga cells ng ating puso, ay directly lason sa ating puso. At nanghihina yung muscles ng ating puso. Ang tawag doon, heart failure. Delikadong sakit yon. Isa sa pinakamalalang sakit sa puso kasi palahati lang ng pasyenteng may heart failure ang nakaka-survive beyond 5 years. Kaya ayaw natin yon. Okay. Pangalawang pamamaraan kung paano sinisira ng diabetes ang ating puso ay yung mga ugat na supply ng ating puso. Kung ito yung ating puso, may tatlo tayong ugat eh. Binabarahan niya itong tatlong ito. Kaya pag walang supply ng dugo ang puso mo, ang tawag doon ischemia. No? At ang ischemia ang tatay ng heart attack. So kapag walang supply ang puso mo, pwede ka rin mag-heart failure or pwede kang mag-heart attack ng bigla. Pwede kang biglang kunin ni Lord. Kaya ayaw natin ng diabetes. Sa pinakita ko po, ito po talaga fresh or binatin published data po talaga. Talagang pinuntahan namin yung mga tao, pinuntahan namin yung mga bawat lugar. So, verified po. No? But during this time of the pandemic, ay mahirap po mag-assume nationwide. But from my, yung tawag ko po, expert opinion or ating nakikita po, quite common pa rin po sa clinic ko pag pumupunta ang mga patients, lalo na yung mga old patients ko. Some of them po, hindi nakakabili ng gamot, no, na lolo ko na yung mga kanilang mga risk factors. No. So talagang evident po. Tapos yung mga pumupunta po sa ER namin, marami po ngayon, no, mga atake talaga sa puso at stroke. So yun po yung observation ko that it still continues despite alam natin andyan si COVID, yung cardiovascular disease hindi po siya talaga nawawala. Poy, wala pa po tayong actual data, no, or yung talagang sasabihin natin a scientific study or research, no, with regards to or a survey na, no, ginagawa sa atin ngayon with regards to the increase ng incidence, no, ng cardiovascular disease ngayong time ng pandemic. But sabi nga namin, no, based on our experience sa ating clinics, sa ating mga consultations online, nakikita natin na talagang doon marami po tayong mga pasyente na na-encounter po ngayon, lalo na yung mga pasyente matataas ang blood pressure o yung mga may sakit na rin po sa puso. Unang dahilan nga po dyan, nabanggit ni Dr. Luella,
eh, yung nga pong nagiging bagong lifestyle ng ating mga kababayan dahil sa limitations or restrictions sa kanilang paglabas, sa kanilang mga tahanan, or restriction po sa kanilang consultation sa mga kanilang mga doktor. Nawawala po sila sa follow-up at hindi po na nagagabayan sa kanilang mga gamot. Pangatlo nga po dyan ay yung kanilang access sa kanilang mga gamot. No? Sila po ay nagkaroon din po ng restriction para makabili, makalabas, makapunta sa mga drugstore para maituloy po ang kanilang gamot. So ito pong pandemic ang malaking factor na nakadulot din po ng pagtaas ng incidence ng ating mga cardiovascular diseases sa ating mga kababayan. Pang-apat na siguro na may dadagdag nga po natin dyan ay yung kanilang takot sa pagpunta sa clinic o sa hospital. At sa, dahil po dyan, nawawala po sila ng access na mabigyan ng lunas kaagad, agad-agarang lunas sa kanilang mga nararamdaman. Tinitiis po nila ito or pinipilit po nilang gawan ng paraan sa loob ng kanilang tahanan o sa pagtawag na sa kanilang mga kaibigan or kung meron silang access sa kanilang mga doktor. Pero wala pa rin pong kasing kapalit yung talaga pong makapagkonsulta sa doktor o matignan ng kanilang mga doktor upang magabayan sila sa kanilang gamot o sa kanilang sakit. Kuya Wally, ako nag-expect ako na dadami yung mga pasyenteng may heart failure in the next few months or years. Kasi nga hindi naman nabawasan talaga yung mga may sakit sa puso o inaatake sa puso. Ang problema na delay ang pagpunta nila sa ospital. Imbis na maagapan natin dahil meron naman tayong kakayahan, ayaw nila magpunta kasi baka daw sila ma-COVID. Kaya talagang napakalaki ng epekto ng COVID. Ang COVID ay nagbigay ng isang bagong sakit. Ang tawag doon, Netflixitis. Dahil sa kaka-Netflix. Kaka-Netflix. So paano ito, Dr. Wella, you were mentioning, paano natin ma-manage itong heart disease kung takot ang mga pasyente dahil sa pandemic na ito, Dr. Wella? So, ang maganda, sir, dahil nga na-anticipate na po ng maraming institutions, government at saka private, meron po tayong mga access, easy access to doctor. So, may mga teleconsult na po tayong ginagawa ngayon where we know the patients can actually reach us. These are through phone, through computers. So, alam po natin, gusto po nating ipadala sa kanila ang mensahe na nandito pa po ang mga doktor. Kaya pa po nila tayong ma-reach so that if they have concerns, meron pa po silang pwedeng puntahan. Lalo na kasi si Dr. Google po, kung minsan iba-iba po talaga ang mga binibigyan niya na advice. So mas maganda siguro kung they reach out really to doctors. Again, most institutions, government po o private, meron na po talaga kaming sinet up na mga system para ma-reach ang mga doctors at hindi katakutan kung ayaw po nilang lumabas sa bahay. Dahil nga importante po, gaya ng sinabi ni Dr. Villela, na makontrol lahat nitong risk factors at sinabi ni Debbie na hindi po siya mag-progress dahil meron pa rin ways para ma-prevent natin ang cardiovascular disease. Correct. Oo. So kumbaga maaga pa lang dapat mag-check up na kayo. Pwedeng teleconsult, usong-uso yan ngayon. Pwede nating ikausapin ng ating mga doktor and ask for any advice. So, Dr. Debbie, go ahead, Dr. Debbie. Then, sir, ano lang yung access to medicines. Maraming mga butika ngayon ang nag-reach out sa kanilang mga pasyente. So, merong mga delivery, online access, tapos pati nga yung prescription, tumatanggap sila ng electronic prescription para tuloy-tuloy yung pag-fill, refill ng mga medication. So I guess lahat tayo sa medical community, sa pharmaceuticals, etc., nagre-reach out sa pati mga lab, pasyente. Pati lab, diba, Deb? Laboratory. Laboratories, so, parang, they actually come to the house. Correct. Kasi na-recognize natin na mas malaking pandemya kung maatake sa puso, maatake sila sa puso, masastroke, at mababaldado habang buhay. Oo, correct. So, ito yung may isang tanong dito, Doc Debbie, no? Follow-up question. Ay, si Dr. Orly ata may sasabihin. Dr. Orly. Sorry, sir. Oh, it's okay. I agree. Yun nga po. Tama,
yun nga po rin po sasabi ko, no, yung access na ganun, no. At the same time, in-encourage din natin ngayon, no, ang ating mga kababayan na huwag na rin pong matakot, sabi nga namin sa ating mga kasama, na meron na pong nakaset up sa ating mga hospitals para sa mga COVID at non-COVID. Nabigyan na po yan ng atensyon ng ating mga expert, ng ating mga infectious consultant, na i-guide na po ang ating mga administrators sa hospital, ang ating mga doctors, paano po nila maiwasan na maghalo ang mga pasyenteng may COVID at may non-COVID. Kung ito po ay emergency or talaga pong nangangailangan na kayo po ay makita ng inyong mga doktor, in-encourage po namin na huwag po kayong matakot. Meron po kayong mapupuntahan ng mga hospitals na po. Correct, oo. So ito may tanong dito, yung ba daw may severe or critically ill COVID, nagsasuffer daw ba ito ng heart attack? Pero matayong data dyan, kung sakali. Kuya, Doc Debbie, marami siya mga. Oo. Doc Debbie, ano masasabi mo dito sa tanong na ito? Actually, yun yung ano, parang sequelae. Kaya pag nagkaka-severe COVID, part ng armamentarium is nagbibigay na kami ng mga blood thinners para hindi magkaroon ng ano ng para hindi ma-attackis ma-stroke kasi yun yung nakikita namin eh majority minsan pag severe COVID na sa stroke or minsan na atake sa puso si Luella and Dr. Villela and Dr. Bugarin and Elmer can attest to that. So kasama na siya sa armamentarium, kasama na siya sa paggamot ng severe or critical COVID kasi nakita na nila na pwedeng ito yung maging komplikasyon ng severe or critical COVID. Yeah, complications yan. Okay. Sir, dagdag ko lang. Go, Doc. Luella. So, pagka po kasi nagkaka-COVID, so kung minsan pagka nagkaka-COVID, maari pong maapektuhan ng puso. Pero iba-iba pong pamaraan kung paano naapektuhan ng puso. Kung minsan pagka severe COVID, maaring yung muscle mismo ng puso ang naaapektuhan. Pagka yung muscle ng puso yung naapektuhan, ito yung tinatawag na po niyan, ang resulta, nagiging mababa ang abilidad ng pusong tumibok. Ito po yung heart failure na tinatawag natin. So, isang pwedeng sequelae, gaya ng sabi ni Doc Debbie, na mangyari pagka nag-severe COVID ka. Kaya, magandang magpa-2D echo with Doppler para makita, lalo na kung after COVID, nagkaroon ka ng mga sintomas na hinahapo, madaling mapagod, o parang pag humihinga ka kulang, lalo na pagka nakakulang. Higa. Maari rin naman pagka nag-severe COVID na magkaroon ka ng parang atake sa puso na yung isang ugat sa puso magbabara. Dahil nga sabi ni Doc Debbie, kuminsan namumuo ang dugo o mas malapot ang dugo ng mga taong may COVID. So dahil doon, nagkakaroon sila ng parang heart attack na nakikita rin natin sa 2D echo na nagkakaroon ng wall motion abnormality. Kaya importante itong mga test na to, lalo na pagka after COVID, nagkaroon ka ng mga sintomas na parang madaling mapagod, hinahapo o sumisikip ang dibdib. Maraming salamat sa grupo po ng mga cardiologists na nagbigay po sa atin ng mga payo at mga kaalaman tungkol sa problema sa puso. Kaya, alagaan po ang ating mga puso, ha? Iisa lang po yan. Mahirap magpa-transplant at mahirap din po na magpa-bypass. Kapag kunyari, meron na pong problema yung mga ugat ng ating puso. Mahirap din kahit yung stent. Hindi lang mahirap, kundi mabigat sa bulsa. Mahirap na. Okay, alagaan po ang ating... Tapos na po muna pansamantala ang programang Radyo Klinika sa DWIZ na naihatid bilang serbisyong publiko hanggang sa susunod. Tayo po muling magkarinigan sa programang Radyo Klinika sa DWIZ.